ng masa. Magandang oras, Pilipinas. Magandang oras, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po ang programang Sumbungan ng Masa sa Bayanihan Broadcast Media Nationwide, BBM. At sa ngalan po ng ating butihing chairman, the Honorable Efren Ramburapanan, ang ating pong CIA founding chairman at ang presidente ng Kilosang Bagong Lipunan. At ang inyong lingkod ay patuloy po namin kayong paglilingkuran, patuloy po namin kayong bibigyan ng pag-asa at higit sa lahat at tutulungan sa inyo pong mga suliranin sa abot po ng aming makakaya. Ang programang Sumbungan ng Masa ay lagi pong nasa inyong likuran upang kayo po ay ipagtanggol at ipaglaban sa anumang uri ng kasamaan at katiwalian sa lipunan. Sa mga oras na ito, mga kabayanihan, ay kasama po natin ang isang ina na mula po sa Taguig City at humihiling po ng ating tulong sa lahat po ng mga miyembro ng CIA Bayanihan. Hinihiling po ng inyong lingkod na pakitutukan po ang programang ito dahil po narito ang isa sa ating mga kababayan mula sa Taguig City na humihingi po ngayon ng tulong natin, lalong-lalo na po ng ating mga kapulisan at sa lahat ng sumusubaybay dito po sa programang Sumbungan ng Masa sa Bayanihan Broadcast Media Nationwide. Mga kabayanihan, narito po si Ginang Eva Abindan, 64 years old ng Taguig City, para po sa kanyang panawagan sa kanya pong nawawalang anak na si Precious Feliciano na halos sa 3 buwan na pong nawawala. At hanggang sa ngayon ay wala po silang anumang impormasyon na nakakalap kung nasaan po siya. Magandang oras po sa inyo, Nanay Eva. Magandang hapon po. Yes, ma'am. Bakit po nandito tayo ngayon sa Sumbungan ng Masa? Ano po yung ating panawagan? Humingi ako ng tulong para sana makita ko yung anak ko. Mm-hmm. Kasi inikot ko na rin yung mga kapaligiran na malapit sa Taguig. Apo. Wala akong matrace kung nasaan siya. Apo. Kaya buti na lang si Sister Malu, magkasama kami sa Richimbian at sabi niya, apo, pumunta ka sa office at manawagin ka since membro naman kami. Apo, oh. Apo. Napagtanong-tanong niya na po doon sa mga kakilala niya o nakakakilala sa kanya, itong si Precious, kung alam po nila kung saan po siya huling nakita? Sa totoo lang po, hindi yan siya lumalapit na ngayon sa mga kakilala niya. Apo. Lakad lang siya na lakad din. So, para po sa kaalaman ng lahat, si Precious Feliciano po ay may special na pangangailangan. Opo. Sa kanyang pag-iisip. Opo. Ano po yung nangyayari usually, Nanay? May time na okay naman siya. May time na blackout siya. Yung hindi niya alam. So, palakad-lakad lang po siya. Ano pong araw siya umalis? Ano yun eh? So, katapusan ng May? May tapusan ng May kasi halos magtatatlong buwan na, no? Matagal opo, na po matagal nawawala. More than... Naipa-blatter na po ba ito sa Philippine National Police, sa mga presinto? Na sa presinto lang ng signal. Okay, so Signal Village. Opo. Okay. So until now, wala po tayong impormasyon na wala nakakalap. Po. Wala pa pong text messages na natatanggap. Wala pa po. Mga kabayanihan, narito po ang isang ginang na si Ginang Eva Avindan ng Taguig City na dumulog po dito sa ating programa sa Sumbungan ng Masa. At hinihiling po ang ating tulong para makita po ang kanyang anak na si Precious Feliciano. 3 buwan na pong nawawala ang kanyang anak. At ito po ay may espesyal na pangangailangan sa kanyang pag-iisip na ayon po kay Nanay Eva ay madalas para po siyang tulala blackout. Or nabablackout. At nakakapagsalita naman po siya, Nanay. Opo, nakakapagsalita. Sa kikita po ninyo sa inyong mga screen ang larawang ito, siya po si Precious Feliciano na anak po ni Nanay Eva Abindan na 3 buwan na pong nawawala. Sa sino man pong makakita sa kanya ay maaaring ipagbigay alam lamang po sa mga numerong nasa inyong screen. At hinihiling po ng Sumbungan ng Masa at ng Bayanihan Broadcast Media at ng CIA Bayanihan
na iwasan po natin yung mga prank calls o yung mga impormasyon na wala pong katuturan sa problemang ito. Lubos po kaming nakikiusap na iwasan po natin na gawin pong katatawanan o magbigay po ng mga impormasyon na hinding-hindi po makakatulong sa problemang ito. Nakikiusap po ang inyong lingkod na huwag po nating dagdagan ang suliraning ito na magbigay pa ng kalituhan. Dahil sinisiguro po ng sumbungan ng masa na kapag kayo po ay nagbigay ng impormasyon na mali at ito'y para gawing katatawanan ay tiyak na mananagot po kayo sa batas. Sa lahat po ng miyembro ng CIA Bayanihan dito po sa Metro Manila, maging sa National Capital Region at karatig na syudad po ng Taguig City, sa sino man pong makakita dito po sa larawang inyong nakikita sa mga oras na ito sa inyong screen, ay ipagbigay alam lamang po sa mga numero na nasa ibaba at makipag-ugnayan kay Ginang Eva Abindan para po sa agarang pagbabalik ng kanyang anak na si Precious Feliciano. Tinatawagan din po natin ang ating mga kapulisan sa iba't ibang departamento ng Metro Manila, QCPD at maging ating pong Manila Police District at iba't ibang police stations po sa ating pong mga kapulisan. Nakikiusap po ang sumbungan ng masa na magbigay, tumulong po tayo sa paghahanap dito po kay Precious Feliciano. Nanay, binibigay po ng sumbungan ng masa ang oras sa inyo para po kayo manawagan sa publiko. Salamat po sa Panginoon na nakarating ako dito ng matiwasay at maayos. Salamat po sa pagbigay niyo ng pagkakataon na panawagan ako. Nananawagan po ako sa taong bayan na sana po pag may napansin kayong babae na kulot ang buhok niya, na siguro marumi na siya ngayon. Hindi ko lang alam kung ano nang kalagayan niya ngayon. Medyo bumbayan po siya, maitim. Tapos, lakad lang siya ng lakad. Hindi naman siya nangingi ng pagkain. Sana na lang matuto siyang humingi. Yun lang. Sana maawa kayo. Ipag-alam niyo sa kahit anong barangay o police station. Dali nyo na lang po ulit siya para nyo ng awa. Panawagan ng isang ina na nangungulila sa kanyang anak sa mahigit 3 buwan dahil po sa biglaang pagkawala nito. Dahil po ito ay mayroong espesyal na atensyon na pangangailangan sa kanyang pag-iisip. Dumudulog po tayo sa buong publiko at sa naabot ng ating programa na kung maaari po ay pakialagaan po. Kung siya po ay inyong makita, pakialagaan at ipagbigay alam po sa ating malapit na barangay or police stations. At nang sa gayon ay maalagaan po siya at maisauli po dito kay Nanay Eva Abindan. Nagpapasalamat din po kami, Nanay, okay, sa isa po sa mga mabubuting loob na nagbigay po ng tulong pinansyal. Balita ko may nagbigay po sa inyo para po makarating po kayo dito sa sumbungan ng masa. Nagpapasalamat din tayo sa ating miyembro, ang ating pong active CIA member, si pangalan nyo, ma'am? Marilu. Ma'am Marilu Gonzales. Gonzales. Yan po, isa sa mga followers natin sa ating pong Bayanihan Broadcast Media. Siya po ang nagdulog ng problemang ito. Huwag po kayong mag-alala. Manalig po tayo sa Diyos na siya po ay nasa mabuting kalagayan at umaasa po tayo na sa tulong po ng nagkakaisang sambayanang Pilipino, madali na po ang magbato ng impormasyon ngayon at paulit-ulit po namin, yan pong mga numerong nakikita sa inyong screen ay pakitawagan lamang. Inuulit po namin, huwag po kayong magbibigay ng anuman maling impormasyon, utang na loob. Huwag na huwag po ninyo itong gawin dahil maawa po kayo sa isang inang nangungulila sa kanyang anak. Inaasahan din po natin ang magiging pagtulong ng ating mga kapulisan at lahat po ng ating mga barangay officials, barangay tanod at mga traffic enforcers na madalas na nasa lansangan, na kung makita po ninyo yung babaeng ito na nasa inyo pong screen ay ipagbigay alam po agad dito po sa mga numerong inyong makikita o makipag-ugnayan po kayo agad dito po sa sumbungan ng masa. Kung siya man po ay magkataong malapit dito po sa Quezon City sa ating himpilan, ay hinihiling po namin na siya po ay ipirmi po ninyo dito po sa PNP Masambong o dito po sa himpilan ng sumbungan ng masa. Mga kabayanihan, walang pagsubok na hindi po nating kayang lampasan. Walang problema na hindi nating kayang lutasin. Walang pader na hindi kayang gibain kung tayo po ay nagkakaisa at nagtutulungan at binubuhay ang diwa ng bayanihan. Sa mga oras na ito, tulungan po natin si Nanay Eva Abindan
na muling maibalik sa kanyang piling ang kanyang nawawalang anak. Maraming maraming salamat mga kabayanihan sa inyong magiging tulong para sa madali ang ikalulutas ng suliraning ito. Maraming maraming salamat po sa lahat ng ating taga-subaybay at sa lahat ng tumutulong sa programang Sumbungan ng Masa. Mabuhay po kayong lahat sa ngalan po ng ating butihing chairman, the Honorable Efren Ramburapanan, at ang ating technical department. Maraming maraming salamat po. Magandang oras at pagpalain po kayo ng poong Maykapat. Maraming salamat. Sumbungan ng Masa.